So sa opisyal na pag-trade ng Toronto Raptors kay Pascal Siakam papuntang Indiana Pacers. Sa ngayon nga ay unti-unti nang lumilit ang opsyon ng Golden State Warriors sa nalalapit na trade deadline. Dahil alam na nga nating target talaga ng Warriors ang former All-Star. Ngunit si Jonathan Kuminga at Moses Moody na nga lang kinakailangan sa trade upang matuloy ang negosasyon ng magkabilang team. Balit inayawan lamang ito ng Warriors front office dahil alam naman nating tumataas na ang value ng dalawang player na ito at napakalaki na rin ng kanilang improvement this season. Kaya naman hindi nila ito pinahintulutan na ibigay ito sa team ng Toronto Raptors. Ganun pa man ngayong naalis na sa listahan ng Warriors ang former All-Star na si Pascal Siakam. Sa ngayon ay may iilan pa mang offensive-minded 7-footer sa iilang mga teams. At pwedeng-pwede nga yan diskartehan ng Golden State Warriors kung gusto talaga nilang magkaroon ng pagbabago sa kanilang lineup. At unahin na nga natin ang first-time All-Star na si Lauri Markkanen. So lagi na nga lang natin itong naibabalita sa ating mga videos. Dahil siya nga lang ang swak na swak na hinahanap ng Golden State Warriors sa kanilang lineup. Dahil makakapagbigay nga ito ng instant offense sa team ng Warriors. At siguradong malaki ang may tutulong ito pagdating sa scoring sa ating two-time MVP. At sobrang magagamit din ni Steve Kerr ang kanya size advantage. Dahil alam naman natin ito ang malaking kulang ngayon sa kanilang team ngayong season. Ngunit kung susubukan ito ng Warriors bago sumapit ang trade deadline, siguradong medyo magiging matindi ang hihingin dito ng Utah Jazz. Dahil alam naman natin nasa rebuilding process sila. Kaya naman priority nila ang mga batang players. At katulad din ng Utah Jazz ay posibleng pinaghahandaan na rin ngayon ng Chicago Bulls ang posibleng pag-alis ng kanilang mga star players. Dahil ginawa na nga nilang available sa trade market si Zach LaVine at Nikola Vucevic. At hindi rin malayong matapos lamang ang season ito ay humingi na rin ng trade si DeMar DeRozan. Dahil siya na nga lang ang natitirang star player sa team na ito. Kaya naman ito na ang gagamiting pagkakataon ng Chicago Bulls upang makakuha ng mga batang players. At possible na pumasok din sila sa rebuild mode dahil unti-unti na nga nalalagas ang kanilang lineup. So ito na nga lang ang dalawang player na posibleng bagsakan ng Warriors. Dahil kung potential at size nga lang ang hinahanap nila sa isang player ay nandito na nga ito kay Lauri Markkanen at Nikola Vucevic. Ngunit pwede pa rin naman i-acquire ng Warriors sila Kelly Olynyk at iilang pang mga stretch big man sa NBA na available ngayon sa trade market. Subalit hindi gaano kataas ang potential na maibibigay nito sa team ng Warriors. Dahil alam naman nating role players lang sila at limitado lang ang kanilang minuto sa kani-kanilang mga teams. At mas maganda na talagang may pangalan na ang kukunin ng Golden State Warriors ngayong trade deadline. Dahil nakikita na nga natin kagad ang impact na maibibigay nito sa kanilang team. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga lods. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.